Meron siyang vertical strip light. Ayan o. Ayan. Ayan yung ano niya, mukha niya. So yan yung tamang ano, mukha niya. So yung abang namin dito na para dito sa cove light, dito na lang namin yun itatapat. Eh, lulusot lang dito yun sa may ceiling dito. So guys, isa sa mga tips po namin na layout, yan, para tipid na tayo sa, ang ganyang layout, tipid tayo sa PVC, tipid tayo sa wire, yan. Kung paano mag-layout ng simple lang, pero hindi siya mahirap wiringan, at least na isa pa dyan ay ano, ang isa pa po dyan kagandahan ay malinis po siya tingnan. You guys, good morning ulit at welcome po ulit sa aming pong YouTube channel. Tuloy po namin ngayon yung pag-layout ng aming ilaw dito sa isang bedroom nung anak nung may-ari nitong bahay. Sa third floor pa rin po tayo. Ngayon ay may pinaprint akong ano, plano mula sa Viber na pinasa nung interior designer. So, bari guys, yung designer pala nitong dalawang kwarto ng anak ay magkaibang designer. So, iba din ang designer nitong kwartong to, saka yung isang kwarto doon sa kabila. Yung basta sa anak lang po nung may-ari ay iba din ang designer. At iba din yung designer nung doon sa kabila. So, maliban sa dito sa kwartong ito, ang dalawa, lahat yan, mula sa master pababa ay ibang designer na. So, bali, magkakamag-anak kasi sila nito. Kaya, hinati nila yung kanilang trabaho. Ayan, hinati nila na magkakamag-anak. Bali, yung designer dito ay ano, pamangkin ng may-ari. So, dalawang pamangkin na designer. Ayan, naghati sila ng trabaho dito sa bahay. Ayan. So, bali, ito yung pinaprint kong plano na revise. Ito yung bagong ano natin, susundan dahil yung ating lumang plano, yung original na plano ay hindi na natin pwedeng sundin yon dahil nga ito na yung binago nilang design. Yan. Bagong design na binigay nila. So yun, pagpasok mo ng entrance, meron siyang ano dito, ilaw. Bali, ano yan, apat na ilaw sa gilid. Yan ay LED downlight. Yan. LED downlight yan. Yan, LED downlight. So, bali, apat na LED downlight. Tapos, meron siyang isang center light. Yan, oh, LED ceiling light. Tapos, meron siya doon sa gilid naman ito. Meron siyang accent wall. Tapos, sa accent wall niya ay meron siyang vertical strip light. Ayan, oh. Ayan. Tapos, dito banda, meron pang ano to. So, hindi na niya pinakita dito sa cabinet nito. May cabinet tong side na to. Ay, may cabinet yan. Bali, mayroong ilaw yan. Taas, baba ng cabinet, may ilaw. So, mamaya, ipapakita ko yung isang finish design ng bedroom na to. Bali, may sukat na itong downlight niya. Magmula dito, papunta dito ay 0.90 meter. O, ibig sabihin yan ay 90 centimeter. Yan, tapos dito ay 0.5 o 0.50 meter. Yan, mula dito papunta doon. Doon naman dito ay 0.50 meter. Yan, 0.50 din doon, or 50 cm ibig sabihin niyan, ganun. So dito, mapapansin natin na malayo dito dahil ito kasi may kabineto dito, yung area na to, kaya ito ginawa nilang 0.90 meter yan. So papakita ko yung finish na plano. Kinater. Yan pala si Walter pa lang aking kasama, yung magandang lalaki. Yan, usgahan niyo, magandang lalaki ba yan? Babae yan eh. Mahabang buhok. Yan, bali, itong ganyan muna tayo. So pag ganyan tayo, bali ito yung pinto. So baliktad tong pinakita ko ngayon dahil
dito tayo sa pinto. Pagpasok mo yung transit yung pinto. Tapos yung pinakita ko kaninang vertical cove light nandun na sa area na yun. Oh. Yun oh. Kung makikita natin doon, yung vertical wall strip light. Yan. Yun yun. Vertical wall strip light. Yan. Cove light din ang tawag pa rin yan. Oh, yan. Bali, ito yung area niyan guys. Yan. Ito yung area na yun. Yan. Ayan yun siya. Yun. Now, ngayon, ipapakita ko ngayon yung layout namin. May layout na kami dito na ginawa. So, ayan o. Ayan. Meron kaming layout na dyan. Ayan. Ayan. Tapos dito, meron isang box. At wala na tayong box doon dahil idiretso natin drop yan. So doon nag-box kami dahil nga may makiraan siyang isang bumper doon sa vertical strip light niya. Yung abang na yon, yung isa na yon, yun na yun. Tapos ito, yun na yung sa abang natin sa downlight. Yan, yan. Ito. Ito, yan. Yan yung downlight natin. Tapos ito. Tapos ito, itong abang na to, yan yung center light yon. So ginawa na lang natin ganyan yung ating ano, design ng ating layout yan para hindi na tayo masyadong aksaya sa PVC. So pinadaanan lang natin dito sa isang PVC tapos maglalagay na lang ako dito ng flexible yan. Papunta dito sa center kasi itong kwarto na to ay hindi naman siya ganun kalaki. Yan, yan yung aircon niya. Dito yung headboard niya. Nandiyan yung kanyang entrance. Andun yung CR niya. Yan. Sa part na to ay mayroon ditong study table. So yan, papakita ko yung ano, finished design ulit ng ating kwartong ito. Yan. So, yan yung ano niya, mukha niya. So yan yung tamang ano, mukha niya. So, yan yung pinto. Yan yun. Yan. Ito, meron siyang cabinet, hanging cabinet to. Bali ito ay nakadrop ito mula sa ceiling ay nakadrop ito papunta dito. Tapos ito, kabilaan ay nakadiretso sa ceiling. So yung abang namin dito na para dito sa cove light, dito na lang namin yun itatapat. Eh, lulusot lang dito yun sa may ceiling dito, sa tapat nito. Tapos pick upin na yun doon. Tapos itong para dito sa cove light sa baba, dito na lang din yan, titik upin sa loob. Yan, makikiraan yan sa loob. Tapos, doon na isusupply sa ilalim na cove light. Tapos, gilid-gilid guys, ay merong ano, meron siyang scones. Yan. O, ilaw yan. Yan o, yan. Saka ito. So, bali, nandun yun. Yun yun. Yung scones na sinasabi ko. Ito yan. Yun yun. Yung isa, yung isa na yan, ito yung abang na yan. Tapos yung ating ano dyan, outlet, may outlet dyan at may outlet din doon, natabunan lang. Bali, yan na yung para dito sa ating side table. May side table din doon. So bali, yung ating outlet na yon ay dito yon tatapat sa taas. Ayan. Tapos yung abang namin para sa cove light, yun na yun, yung isang wire na yun na naka-loop, yun, kulay puti. So, dadagdagan ko pa yan ng isang partner na line 2 kasi yan ay return pa lang yan. So, yan. So, guys, isa sa mga tips po namin na layout, yan, para tipid na tayo sa, ang ganyang layout, tipid tayo sa PVC, tipid tayo sa wire, yan. At madali pang wiringan yung mga ganyang klaseng layout. Ayan. So sana ay yan po ay nakabigay naman po kami ng isang tips sa inyo kung paano mag-layout ng simple lang pero hindi siya mahirap wiringan at least na isa pa dyan ay ano. Ang isa pa po dyan kagandahan ay malinis po siya tingnan. At yan po ay matibay din po yan dahil nakasiklamp po yan. Nakasiklamp yan doon sa may ano hanger dito sa T-hanger na yan. Yan naka ano yan, naka-C-clamp. So yun lang guys,
Ayan, sana ay mayroon na naman kayong napulot na idea sa amin pong ginawang trabaho dito ni Walter. Ayan. Ano masasabi mo, Ter? Salamat sa panonood. Ayan. Sa muli. Salamat. Akala ko salamat siya, Pi. So yun guys, yun lang po yung aming na-share ngayon. At abang-abangan nyo ulit yung aming gagawin namang layout dun sa kabila. So yan lamang. At maraming salamat sa pagtutok nyo at sa mga bagong subscribers po namin na patuloy po na tumatangkilik sa aming YouTube channel. Ingat po kayo at God bless po.